Hey, what's up guys? Kamusta? And I'm back with my vlog. Today, I wanna talk about Japanese language. About Nihongo. At guys, gusto ko i-share sa inyo kung paano naging fluent sa Japanese language. So, kakabalik lang namin dito sa Pilipinas. Napansin ko na nagiging popular yung Japanese food, Japanese culture, pati yung Japanese language dito sa Pilipinas. Kaso nga lang, napansin ko rin na hindi ganun kadami yung lugar kung saan pwede kang matuto mag-Japanese. Nung tumira ako sa Japan noong 2011, na-discover yung language exchange dun sa international church namin. Dun ako nagsimula maging fluent. So yung language exchange, may mga event na ginaganap doon every week kung saan yung mga Japanese na gusto mag-practice ng English, kasabay ng mga foreigners, kasama ako, na gusto mag-practice ng Japanese, nagtitipon-tipon sila para magtulungan dun sa language na gusto nila matutunan. Ang dami kong mga naging kaibigan dun sa language exchange community to the point na nananaginip na ako ng Japanese. Malalaman mo kapag ka nagiging fluent ka na sa language, kapag ka nagsimula ka ng managinip dun sa language na yun. Ito yung tatlong bagay na natutunan ko dun na sa tingin ko ay mandatory para maging fluent sa isang language. Unang-una, kailangan mo ng kaibigan na makakausap dun sa language na yun. Kasi sobrang importante na komportable ka dun sa kausap mo para ma-practice mo yung mga gusto mong sabihin. Tapos yung pangalawa, we gotta keep asking, what does this mean? Learning like a child, kumbaga. Diba yung mga bata kapag may hindi sila naiintindihan, lagi silang tatanong, ano yung ibig sabihin nito? Or what does this mean? Ano yung sura? Ano yung sura? Kutte kurita no? Demo, chichay ka. Yatta. Oh, medyo yun dyan. Ito ah, sobrang importante nito. Once na matutunan mo yung mga basic words, yung mga foundational vocabulary mo, kailangan mo pag-aralan yung mga advanced words gamit yung mga basic vocabulary mo. Importante na matutunan mo yung mga advanced words through basic words. Ito yung example. Soto te do yu imi? Neru mae ni denki o kesu koto. Ja bunpo de doyatte tsukau no? Tatoeba, ozei no hito ni shoto jikan desu. Nanka announcement tsukau mitai na. Shoto jikan desu. ショート 時間ですって。でもあまり普段は使わない。例えば、かすみともしだけだったら電気を消してっていう。ショートしてとは言わない。面白い。ありがとう。Importante to. Kasi mas maiintindihan mo yung context na isang bagay kapag gaganti yung approach. Kasi maraming bagay na hindi maitatranslate directly sa isang language to ibang language. For example, yung mga bata, wala naman silang alam na ibang language bago nila matutunan yung language nila, di ba? Yung mga magulang, i-explain nila sa anak nila gamit yung mga salita na natutunan na nila. At yung pangatlo, pinakahuli, importante na maging part ka ng community. Okay, sige, natutunan mo na yung mga basics ng Japanese, tapos may kaibigan ka rin na Japanese na tinutulungan ka mag-practice ng Japanese. Kaso nga lang, yung mga natututunan mo na bagong salita, kailangan mo itong practicein ng paulit-ulit hanggang sa maging second nature na siya. Kumbaga, kailangan maging muscle memory yung mga expression na mga natututunan mo. So, importante na ma-practice mo yung isang expression sa iba't ibang tao, mas ma-engrain sa mind mo yung mga natutunan mo. Ito yung sa tingin ko na advantage ng mga tao na nakatira sa Japan kaysa sa mga tao na nakatira dito sa Pilipinas. Pero hindi naman imposible kahit dito ka sa Pilipinas nakatira. Actually, nag-start kami ng international church dito sa Pilipinas. At sobrang excited ako kasi meron din kaming language exchange. So sa ngayon, ginagawa namin siya online dahil dun sa lockdown, sa home quarantine. So may language exchange event kami every week, every Sunday at 2 p.m. ng hapon. So kung gusto nyo mag-join, just let us know, you can send us a message o kaya sulat ka lang sa comments na gusto mong mag-join. Gagamitin namin yung Zoom app, tapos kasama natin yung Japanese team namin, tutulungan nila tayo matuto ng Japanese. At the same time, tuturuan din natin sila ng Tagalog. At kung ikaw naman ay nanonood nito at ikaw ay Japanese at gusto mong matuto ng Tagalog, first of all, we love you and welcome. Please join us on Sunday. We want to help you learn Tagalog. And lastly, if you want more content, please subscribe for more upcoming videos. Salamat guys, kita kits.